Good day! So ayun nga mga idol, meron na naman tayong kabanata para sa dungeon guide natin sa araw na ito. Bali, AOD B2F. Then isasama natin ang 8 trolls at kung paano ba palabasin ang 8 trolls. So ready na ba kayo mga idol? Let's go! Okay. Coming from the top of my dome when I'm dropping my own type of style and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no I'm not. Green, we black, clock, everybody. So yun nga mga idol for AOD B2F Dungeon Guide at syempre sa ating 8 trolls. First thing to do mga idol, kung makikita natin itong may bubble dialogue na to, just click, i-click lang natin yan. Then dire-diretso tayo hanggang sa mapuntahan natin itong susunod na gravestone. Click lang ulit natin yan. Meron tayong flower gate dito na kailangan lang nating hintayin na mag-open. Kailangan lang natin hintayin na mag-open para makapag-proceed tayo sa susunod nating gagawin dito sa dungeon quest ng EOD B2F. Then sa mga idol, itong Death Flower Queen na to, dalawa yan, kailangan natin itong patayin. So, kailangan natin patayin itong una, then sa kabila, may pangalawa, then kailangan din natin patayin na yun, para makapag-proceed ulit tayo sa susunod nating dungeon quest dito sa loob ng EOD B2F. So ito yung pangalawang Death Flower Queen. Kailangan din natin itong patayin na to para yung sa may tombstone, yung sa may taas na yon, sa may star na yon, sa may sun, para ma-quest natin yung nasa may taas na yon, sa may gravestone na yon, yung may star na yon, yung may sun icon. Kailangan muna natin patayin itong dalawang Death Flower Queen. So after killing ng dalawang Death Flower Queen, i-quest natin itong gravestone na to. Mag-o-open itong gate flower na yan. Then pupunta tayo dito sa may pinakagitna rito. Bale mga idol, ang gagawin lang natin dito, hintayin lang natin na mag-respond si Exane. Ang gagawin lang natin dito, kahit pumatay lang tayo dito, magbawas tayo ng mga mobs para hindi gaano kasakitan para sa atin habang pinapatay natin si Exane. Para naman habang pinapatay si Exane, wala nang ibang mga monster o mobs ang umaatake sa atin. So ayan, lumabas na si Exane. Ang kailangan lang natin gawin dyan mga idol is to kill. Papatayin lang natin si Exane para makapag-proceed ulit tayo sa susunod na dungeon quest. After killing ni Exane, pupunta lang tayo dito sa may baba. Dire-diretso lang yan sa may baba hanggang sa may mapuntahan natin yung sa may gate. Then i-click lang ulit natin yung gravestone. Old, yan. Click lang ulit natin yung may gravestone. Then lalabas na tong isa. Lalabas uli itong isang boss, then kailangan natin patayin itong Flame Emperor Zombie. Although itong auto-path niya mga idol is gumagana yan. Gumagana yan. Meron lang yung mga times talaga na hindi siya gumagana kasi nagkakaroon ng bug every dungeon. Kaya ako pinapakita sa inyo kung saan o ano ang dapat nyong i-click para hindi kayo malito o maligaw. Kasi dito nga mga idol, ulitin ko, itong autopath na to is nagkakaroon siya ng bug na kahit i-click mo yan is hindi ka ipupunta sa susunod mong quest. So ayan nga, papakita ko na lang din sa inyo dahil sa marami nga rin nagtatanong, may autopath naman, bakit tinuturo pa? Ang sa akin lang, para may guide lang kayo if ever na hindi gumana yung autopath. So ito si Flame Emperor Zombie, kailangan lang natin ito patayin. Then after natin patayin si Flame Emperor Zombie, makakapagpatuloy na ulit tayo sa susunod ng dungeon quest dito sa loob ng EOD B2F. So ayan mga idol, after killing ni Flame Emperor Zombie, meron dito yung may bubble dialogue box yan. Click lang natin yan. Then let's do, i-click lang natin yan, then let's do the quest. So first thing to do is click natin yung pinakauna, then yung pangalawa para makuha natin
yung quest item para sa susunod natin na dungeon quest. Then magpo-proceed ulit tayo. So pinakadulo, sundan nyo lang yung dinadaanan ko. Then i-quest natin yung i-quest lang natin parang may apoy na to para magbukas tong gate. Then magpo-proceed tayo, dire-diretso lang ulit hanggang sa mapuntahan natin si Arban. Then si Arban ang kailangan natin patayin. Take note guys, itong gate na to, itong sa may kaliwa ko, itong gate na to is merong oras kung kailan siya mag-o-open. Kasi ang pag-o-open niyan, sandali lang. Ngayon, pag inabutan kayo ng pagsara, eh mag-aantay uli kayo ng pagkatagal-tagal. Para sa para sa susunod natin papatayin boss mga idol, ito. Ano kasi pangalan nito? Si Luro. Kikil lang natin yan. Dito mga idol, dito na magsisimula ang quest ng ating 8 trolls. So, meron kang kailangan patayin dito sa archer. So, pag napatay mo yung archer na yun, merong lalabas at lalabas na cruel bat. Merong magpa-pop up sa screen nyo na hurry up. So, ibig sabihin nun, kailangan yung patayin ng mabilisan itong si cruel bat na to. So, after mong mapatay si cruel bat, dyan na magsisimula ang quest natin para sa 8 trolls. Pero pag hindi mo napatay itong si Cruel Bat na to, sorry, kasi mawawala si Cruel Bat, hindi natin mako-request si 8 Trolls. So after killing ng boss na yon, para sa box, babalik lang tayo kay Arban. Puntahan natin itong kabaong na to, itong may bubble text na to, click lang natin itong kabaong na to, then let's use the potion and the coffin, then lalabas itong, may lalabas dito na vampira. Yung vampira ang kailangan natin patayin dito para dun sa item material na kailangan natin para sa quest ng 8 trolls. Itong the vampire ang kailangan natin patayin. So ayan, after killing ng the vampire, close itong gate, hintayin lang uli natin mag-open yan para makapag-proceed uli tayo sa susunod na quest. Bali guys, ito is para sa 8 trolls ha. Ito na yung steps para sa 8 trolls. So ayan, nagbukas, diretso na tayo, kailangan. Then hanapin natin uli itong kabaong. I-quest lang uli natin yung kabaong na yan. After natin ma-quest na yan, yung kabaong na yan, may lalabas uli ng mga monsters, so mga mobs. So, kailangan natin gawin, patayin at hintayin yung vampira uli. Dahil yung vampira lang naman ang kailangan natin patayin dito para makuha natin yung quest material para makapag-proceed tayo sa quest para sa 8 trolls. So, take note guys, 8 trolls pa lang ito ha, hindi pa tayo nag-proceed sa mismong dungeon quest ng EOD. Sa 8 trolls muna tayo kasi nandito banda ang mga quest ng 8 trolls. So ayan mga idol, after natin mapatay yung vampira na yan, magpro-proceed na tayo. Papasok tayo ngayon dito uli sa gate na to. Ang pinaka-hassle lang naman dito mga idol, itong dalawang gate lang na to eh. Itong dalawa lang na gate na to. Kasi napakatagal mag-open. Pero pag-open naman, napakabilis mag-close. Ayun nga mga idol, person ba? Ito yung sa dungeon quest. Kill muna natin si Perzan ba? Kasi dito sa may mirror gate na to, dito tayo papasok para makapag-proceed tayo, may pagpatuloy yung quest natin para sa 8 trolls. So ito sa akin muna, papatayin ko muna to si Perzan ba. Then after kong patayin si Perzan ba, magpro-proceed na tayo dito sa next quest para sa 8 trolls. So ayan mga idol, after killing kay Perzan ba, meron dito sa may baba ng gate, ayun, yung may icon ng sun, click lang uli natin yan. Tapos, pag na-quest natin ito, magbubukas itong gate na to, then kailangan natin pumasok sa loob. Ayan. Dito mga idol, merong magre-respawn na vampira at saka bloody lady. So, ang kailangan lang natin gawin is patayin lang itong vampira na to, tapos yung bloody lady. So, take note mga idol, hindi nyo na kailangan muna i-quest yung kabaong na yun. Kailangan muna natin patayin itong vampira. Para yung ginawa ko dyan, nagkamali ako. Kinwest ko, pero hindi pa siya questable kasi buhay pa yung meron pa yung vampira at ang bloody lady. Ang magiging epekto lang ng mga idol, ang magiging epekto lang nun na kinwest ko na hindi pa available yung quest, maglalabasan yung mga extra mobs o extra monster. So biglang dumami kanina. Ayan mga idol, dalawang vampira, kailangan natin patayin yan.
Then ayun, si Bloody Lady lumabas na. Mangyayari dyan, kailangan natin silang patayin. So after natin mapatayin dalawang vampira, Bloody Lady naman, oh, any of the three mga idol, kahit sino, pwede yung patayin sa kanila as long as lumabas sila. Patayin nyo lang. So ayun mga idol, after natin mapatayin dalawang vampira, tsaka itong Bloody Lady na to, pupunta na tayo dito sa may kabaong. Pero itong Mirror Gate, pwede nyo rin itong basagin. Okay lang naman yan, walang problema. So after nyan, punta na tayo sa may kabaong. Kaya-quest na natin. Yan, questable na siya. Hindi tulad ganina, let's pass, sabi. So ngayon, pag hindi nyo ma-quest yan, pumunta kayo sa tabi ng kabaong. Tabihan nyo lang yung kabaong. Ayan. Pagkatabi, i-quest nyo na ulit. Then yung sa, dyan, itong matandang vampira na to, kailangan nyo ulit patayin yan. Kasi dito mga idol, may extra box din ito na, iba, may, na ibibigay. Habang kine-quest natin ang quest ng Itrolls, may extra box itong ibibigay din. Relic chest, kulay green. So ayan, kill lang natin itong matandang vampira na to. I-kill lang ng i-kill hanggang sa mamatay. So ayan mga idol, after killing ng matandang vampira na yan, ayan, nakikita mo nyo may relic chest. Ang isusunod muna natin yung kakos dito is yung nasa baba na box. Huwag na yung kabaong kasi pag na-click yung kabaong, magre-respawn uli yan ng mga mobs. So yung nasa pinakababang box lang i-quest nyo. Then basagin nyo na itong relic chest. So after nyan, mag-proceed na tayo. Dungeon quest. So ayan, diretso lang dito sa mag-gate na to. Yan, itong controller na yan. Click nyo lang uli yan. Then bababa na tayo hanggang sa mapuntahan natin itong isa pang boss dito. So ang kailangan lang natin gawin dito mga idol, kailangan lang natin patayin si Prince. Hanggang tirahin nyo lang yan hanggang sa mamatay. After natin mapatay si Prince, mag-proceed na uli tayo sa dungeon quest. Then take note guys, dito na rin sa banda na to ang katuloy ng quest para sa 8 trolls. So after natin mapatay itong si Prince Versen, dito sa may dalawa na to, itong umiilaw na to, ito ang quest ng 8 trolls mga idol. I-quest lang natin ito para makapag-proceed na tayo sa quest, para makapag-proceed na ulit tayo sa susunod natin na quest para sa 8 trolls. Bali dito mga idol, hanggang dito muna ako dito ha, kasi tatapusin ko muna yung quest para sa 8 trolls. So after nun, pwede ka rin pumunta dito sa tombstone na to, i-quest mo muna yan kung gusto mo o pwede rin hindi. Ako, i-quest ko na para diretso pasok na lang ako mamaya. Then, babalik ulit tayo dun sa may dalawang gate. Kasi dun tayo dadaan papunta dun sa broken mirror naman ang i-quest natin. Bali, ito na yung malapit, bali malapit na matapos ang quest natin para sa 8 trolls. So pagbukas ng dalawang gate na yan, pasok, then pagantay ulit tayo. Yun lang, sabi ko mga idol, tungkol dito sa gate na to. Ito ang pinaka-hassle para sa akin dito sa AOD B2F. Napakatagal magbukas, pero pagbukas, napakabilis magsara. Diba? Sobrang hassle. So ayun, para sa 8 trolls, diretso lang tayo. Ang hahanapin natin dito is yung broken mirror. So hintayin lang natin magbukas. Ayan, nagbukas na. Diretso lang tayo. Doon sa pinakaunang broken mirror ang kailangan natin puntahan. So sundan nyo lang yung daanan guys. Then ito. Ito na yung broken mirror na una. Click lang natin yan. I-quest lang natin. So pagka-quest mo na yan, pwede mo siyang i-double click para ma-check mo. So pag let's pass ang nagpakita, okay na siya. Pumasok na tayo sa susunod na broken mirror. So ito yung pangalawang broken mirror, magkatabi lang sila. So let's check lang, click mo lang ulit. Pag let's pass, okay na siya, diretso na ulit tayo. Dito mga idol, babalik ulit tayo, papasok ulit tayo dito sa mga mirror. Papasok ulit at dadaan tayo dito sa mga gate na to. O diba, napaka-hassle. So hintayin lang ulit natin yan na magbukas, then magpo-proceed na ulit tayo sa pangatlong broken mirror para ma-quest natin
yung para sa 8 trolls. So, wait lang natin mga idol. Hintay-hintay lang. Yan, nagbukas na. So, proceed. Diretso na. Ito naman ang kagandahan dito. Pag nagbukas na yung gate na yun, segundo lang kasunod ng magbubukas yung isang gate na yun. Then, dito sa may pangatlong broken mirror, ito, i-click nyo. Then, sa additional reward, item and skills, wala yan, ibibigay talaga. Accept extra rewards lang, ayan. May matatanggap kang quest reward. Then, mag-proceed na tayo sa dungeon quest. Dito mga idol, okay na ito. Okay na itong quest natin na to para sa 8 trolls. Isang controller na lang ang kailangan natin i-quest dyan. Doon, papunta sa last boss. So, dito sa time na to, hindi pa natin pwedeng i-open ang 8 trolls kasi meron pa tayong isang i-quest. So, bago yan, dito muna tayo sa dungeon quest. Dito sa controller na yon, pag-open, papatayin mo yung tatlo na ghost, blue, red, tsaka green. Then, after mo mapatay yung blue, red, green na ghost na yon, click-click mo lang uli yung controller, magbubukas yung gate, tapos dediretso ka na dito. So, pagpunta mo rito, caution lang dahil sa sobrang dami nila eh baka magahul na kayo sa HP. Dito nire-recommend ko BM3. Ayan. Kasi wide area ang BM3, kaya niyang dumamage ng napakalayo at napakadami. So ang kailangan lang natin patayin muna dito si Jumar Carbo. Ayan. After natin mapatay si Jumar Carbo, mag-proceed na uli tayo sa susunod na dungeon quest. So ayan, after killing ni Jumar Carbo, dito lang sa may gravestone na to, i-click nyo lang, andito ang quest. I-quest nyo lang yan. So after natin ma-quest, mag-proceed na tayo. Dito wala pa yung susunod na boss ha. Dito sa may durahan, kailangan lang natin patayin itong durahan na to. May isa lang kayong kailangan patayin dito para mag-respawn yung susunod na boss dito. So ang ginagawa ko, pinapatay ko na lang lahat. Sabay-sabay naman kasi takdo lang naman yan tapos magkakadikit. Okay lang yan. So pag-proceed dito sa second ay sa susunod na boss, nire-recommend ko ulit BM3 kasi susunod silang lahat. Napakasakit po ng mga yan. Yan si Andreas ang kailangan natin patayin, pero para sa akin inuubos ko muna itong mga to dahil nga napakasakit nila at medyo mamroblema tayo kapag hindi natin napatay itong mga mobs na to. Then after natin mabawasan o maubos ang mga mobs na yan, so pwede na natin patayin si Andreas. So after killing ni Andreas mga idol, itong well na to, i-quest nyo lang yan. Then papasok tayo dito sa may device na to, sa may torture device. Tapos i-quest lang uli natin yan. Ang susunod dyan, itong controller na to, i-quest natin para ma-open itong gate. Yan, pagka-open, mag-proceed na tayo sa next destination natin dito sa dungeon. So, ito yung panghuli ng controller. Kailangan mo i-quest to. Ayan, para makakuha rin tayo ng extra 500 na honor points. Then, para dun sa quest natin sa 8 trolls. So, ang kailangan lang natin gawin dito, bago tayo pumunta ng 8 trolls, kailangan muna natin patayin yung last boss. Pero pwede nyo nang balikan yung pang 8 trolls. Kung alam na ninyo kung saan i-quest ang 8 trolls, palabasin, pwede nyo na siyang balikan kahit hindi nyo na patayin itong si last boss natin, si Killian. Pero para sa akin, papatayin ko muna si Killian bago ako pumunta sa 8 trolls. Para hindi na hassle yung pagbalik-balik. Kasi after makill ni Killian, mayroon tayong shortcut na dadaanan papunta dun sa 8 trolls. So dito mga idol, ang gawin lang muna natin dito, pumatay lang tayo ng pumatay. Ang ginagawa ko dito, nagpapa-SP lang hanggat hindi bumubukas yung gate sa may taas. Ayan, hanggat hindi yan bumubukas. So kapag nagkaroon na ng warning sign sa may screen ninyo, ibig sabihin nun, magbubukas na po yung gate na yan. Magbubukas na po yung gate na yan. So saan dito, kill lang muna ako ng kill, nagpapa-SP lang ako, kaya nino-normal ko sila. Hinihintay ko ang pagbubukas ng door, ay ng gate.
So ayan, nag-warning. Pwede na tayong pumasok. Diretso na. So dito, sa AOD B2F, itong unang kill yan na to, hindi pa yan yung pinaka-final boss. So, patayin lang natin yan. Hindi pa yan yung pinaka-final boss, so patayin lang natin yan. Patayin lang na parang mob. So after killing yung mga idol, dito may magre-respawn ng mga mobs. Ayan, magre-respawn. Okay lang yan, kahit di nyo patayin, hintayin nyo lang yun dito, yung Death Knight. Ay, okay lang yan, kahit di nyo patayin. Kasi meron tayong hihintayin dito na magre-respawn na kailangan natin i-kill. So ayan, lumabas na yung Death Prime Knight. Si Death Prime Knight ang kailangan lang natin patayin para makapag-proceed tayo dito sa dungeon exploration natin dito sa AOD B2F. So Death Prime Knight, patayin lang natin yan. Kasi after natin mapatay itong si Death Prime Knight, mayroong magre-respawn dito na spirit ni Killian. So yun ang kailangan natin patayin. Ito, itong mga puti na to, yan yung spirit ni Killian. Kailangan natin patayin yan para lumabas uli yung dalawang Death Prime Knight tapos si Killian. So mangyayari lang dito, kill lang natin itong mga to. Ito na yung pinakasusi o pinakahuling kailangan natin patayin para lumabas na yung pinaka-final boss na si Killian. So ang ginagawa ko dito, pinapatay ko lang muna ito, tapos kini-clear ko itong mga mobs, mga monsters, para hindi masakit pag pinapatay ko na si last boss. Kasi wala nang ibang dumadamage sa'yo kundi yung last boss tsaka itong mga mobs na to. So kailangan ko lang gawin, patayin lang itong mga natitirang mga mobs na to bago ko patayin yung last boss. So after natin maubos itong spirito ni Killian na to, may lalabas dito na dalawa na Death Prime Knight. Ayan, lumabas. Sa may bandang taas, mga idol, andun si Killian. Pero sa akin, ang ginagawa ko, pinapatay ko yon. Pero sa ngayon, hindi ko na siya papatayin. Dediretso na ako kay Killian. Ito na ang pinaka-last boss, mga idol. So, patayin lang natin si Killian. Take note, mga idol, dito pala, dito binabagsak ang, dito drop yung Limbic Tonsil. Yun yung item material para may upgrade natin si Merga Ring. Para ma-upgrade natin si Merga Ring into Killian Ring. So dito, drop. Hindi siya sa boss, mga idol. Drop siya sa box. So ayan, si Killian. Ito na yung pinaka-last boss. Kailangan lang natin ito patayin. So after natin mapatay si Killian, i-quest lang natin itong table na to. Itong table na to, yan, quest lang natin yan. Then pupunta tayo sa may likod. Ayan, quest lang uli natin yan. Papasok tayo sa portal gate. So ang isang kailangan natin gawin dito, mga idol, wag na wag nyo munang i-quest itong bato, itong nasa center. Kasi pag kinuas nyo yan, matatapos na ang laro, matatapos yung exploration natin sa AOD. Ang kailangan lang natin gawin, pumunta muna tayo sa may left side dito. Papasok tayo dyan. Tapos mapupunta tayo dito sa may station ng mga durahan. dito na natin pupuntahan ngayon ang 8 trolls. Kailangan na natin i-quest para palabasin ang 8 trolls. Although tapos na ang quest ng 8 trolls, meron lang tayong isa pang i-quest para mapalabas natin ang 8 trolls. Dito, mga idol, 8 trolls, ibig sabihin 8 boxes yan. Ang katumbas ng isang trolls dito, mga idol, is isang box. So 8 trolls tayo, 8 box. So dito, mga idol, isang recommend ko rin ko lang din sa inyo, ubusin nyo muna ang mga mobs na nandito, mga monsters, kung meron man na sa inyo. Ubusin nyo lang ng ubusin. So ito, mga idol, itong torture device na to, i-click nyo yan. Dito na magsisimula ang phantom troll. So andito na lahat ng 8. So hindi sabay-sabay, isa-isa yan, mga idol, isa-isa. Isa-isa nating papatayan ang 8 trolls. So after natin mapatay itong 8 trolls na to, dito sa may bandang taas dito, merong gate na naka-close, diba? So pagpatay natin sa 8 trolls na to, ayan, magbubukas yung gate na yan. Isang nire-recommend ko na lang din sa inyo, guys, ang gawin nyo na lang din dito sa 8 trolls na to, ilure nyo hanggang sa mapunta kayo dito sa may gate para mas malapit ang tatakbuhan nyo pag nagbukas na tong gate na to. Kasi mga idol, segundo lang din ang kailangan nito, itong gate na to, kasi bigla rin sasara yan.
So, ang mangyayari, pag nasarahan ka, makukulong ka. So, kailangan mo lumabas agad. Sa bagay dito, sa first troll pa lang, medyo matagal pa. So, ayan ulit mga idol, recommend ko sa inyo, dumikit kayo dito sa may gate. Para pagkapatayin ng phantom troll, makakapasok kayo kaagad-agad sa loob. Then, mabubuksan nyo yung box, then makakalabas kayo kaagad. So ayan mga idol, susubukan natin magpakulong. So ayan, nakulong tayo dahil hindi tayo nakalabas agad. So ano ba ang kailangan natin gawin? Pasok lang tayo dito sa may portal na to. Ayan. Pasok lang tayo. Kung natatandaan nyo kanina, huwag nyo uling i-click itong center stone na to, itong nakaangat na to. Ngayon, pag dito kayo pumasok sa portal na to, mga idol, mapupunta kayo sa starting point. Doon sa pinakasimula ng EOD, B2F. Then ito, pag pumunta naman kayo sa pinakagitna, mapupunta kayo dun sa may mga flower. So, ang choice natin dito, sa pinaka left side, sa may durahan tayo, yung pinakamalapit sa 8 trolls. So, ayan, pag-click natin, nandito tayo sa may durahan. Tapos, ang gagawin na lang natin mga idol, dire-diretso na lang ulit, babalik tayo kung saan nakapwesto ang 8 trolls. So, ayan, diretso lang. So makikita natin dito yung trolls na hindi natin na banatang kanina dahil nga nasarahan tayo. So ang gagawin lang natin is patayin lang uli natin ito. So after mapatay, mag-o-open yung gate, open na uli natin yung box. So kapag nasarahan uli tayo, ang gagawin lang natin, papasok lang uli tayo sa portal. Then, tandaan nyo, dun tayo sa kaliwa lagi dadaan para sa mas malapit na teleportation natin, tayo pumunta. So pag na-teleport na tayo sa durahan, wala na tayo uli ibang gagawin kundi pumunta dito sa pwesto ng mga trolls hanggang sa matapos natin patayin ang 8 na trolls. So ayun mga idol, after natin mapatay ang 8 na trolls, itong 8 phantom trolls, huwag nyong kakalimutan i-quest dito sa torture kasi sayang yung makukuha yung honor points din, meron yan. Sa banda rito kasi nakalimutan kong i-quest. So ayun, after killing, pasok na lang ulit tayo, basagin natin tong legacy chest. Ayan. So, after natin mabasag yung legacy chest idol, dito na tayo papasok sa mismong portal na to. Hindi na natin kailangan pumunta dun sa lugar kung saan natin tinatay si Killian. Dito na lang tayo pupunta sa portal na yan. Then, dito rin naman ang bagsak eh. So, dito, para tapusin ang dungeon, i-click na natin tong nakaangat na to. Diyan na matatapos ang dungeon natin sa EOD B2F kasama ang 8 trolls mga idol. So sa pagtatapos ng video na to mga idol, sana nakatulong ito sa inyo. Kung nakatulong man sana sa inyo, baka naman hit that subscribe button and notification bell. Syempre bigyan mo na rin ng thumbs up. Salamat mga idol, salamat. So paano mga idol? Hanggang dito na lang uli. Alam nyo na. Paalam.